Alala na ang Panginoon sa inyong buhay. So, hindi lang po yun sa ating mga youth, kundi sa ating pong mga kapatiran na habang may pagkakataon pa po tayo ay grab na natin ang opportunity na maglingkod sa Panginoon. Nasabi din po sa kantang Growing in Jesus, napatuloy po tayong lumago bilang isang mananampalataya. So yun lamang po, and happy Sabbath. And praise God po na kung saan ay nakita po natin doon, bagaman may bagyo, ay may mga tao pong mag-encourage, may mga tao na patuloy na mangunguna para po sa gawain ng Panginoon. At meron pa po tayong isa na testimony or mission story. Ito po ay magmumula kay Brother Antonio Palero. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Antonio Palero ng Imperial. Bago lang po akong binyagan dito po sa Adventist po. Pero tinanggap ko po lahat dahil naniwala po ako at nananampalataya sa bagong alok ng bagong buhay, pagbabagong buhay po. Buhay na walang hanggan, pangako po ng ating Panginoon. Nakakalungkot lang dahil mahabang panahon pong sinayang kong buhay ko sa walang kabuluhan. Pero hindi po ako pinabayaan ng Panginoon dahil mayroon pong simbahang Adventista na nag-alok po. Ang nakapagpursigi po sa akin dito upang magpabautismo sa Adventist ay ang aking kapitbahay na si Brother Robert. At nagpapasalamat po ako una sa Panginoon. Pangalawa po, sa tatlong Maria po ng Adventista po. Sila Sister Tess, Sister Lisa at Sister Lirio na walang sawa po nagbibigay sa akin ng pagba-Bible sharing, Bible study po. Totoo pong napakamahal po ang bawat isa po sa atin ng Panginoon. Kaya lang po tayo, sadya pong napakatigas po ng ating mga ulo, ng ating puso, hanggat hindi po tayo dumaranas ng pagsubok na lubang matindi, lagi po tayong hari na sarili natin. Kulang po ang isang linggo. Kulang po ang pitong araw sa loob ng isang linggo. Pagsisikap na walang kabuluhan dahil wala po si Kristo sa buhay. Dito ko lang rin po natikman. Sapat na po sa akin yung pagdating ng Sabado. Biyernes pa lang po, naghahanda na ako. Sobrang kaligayahan na hindi kayang tapatan ng kahit na anong bagay. Kaya po sana, panawagan ko po sa lahat, masumigpit pa po tayo sa pagkapit sa Panginoon. Kasi, sa katulad ko po, nahuli man ako ng pagsisisi, pero luba pa rin ako masaya dahil nakapagsisi pa rin po ako sa marami kong pagkukulang, pagkakasala. Sana po, huwag ninyong pamarisan. Sana po, lalo po tayong magsumikap na makasunod sa buhay na iniaalok sa atin ng Panginoon. Sayang lang po kung mababaliwala, hindi po ganun kadali kapag wala si Kristo sa buhay ng bawat isa. Pero kapag nariyan po si Kristo, wala pong imposible.
magaan po ang pamumuhay. Sana po, marami pa pong tupang nasa labas. Marami pa pong katulad ko na makita ang pag-ibig, ang alok ng Panginoon, ng pagbabalik loob. Lagi ko po itong pinagdarasal, lalo na po rasa. Wala pa po sa loob ng simbahan, sana po matagpuan din po nila katulad ko. Maraming salamat po ulit. Ito po ang samot dalangin ko sa Panginoon. Walang sawa pong nagbibigay sa akin ng biyaya. Amen po. Ayan. Pwede ko po bang marinig ang malakas na amen para po sa mga testimony na ating napakinggan? Amen. At ngayon po ay bago po tayo makarinig ng isa po muling awit o ng mga instrumento, muli po ay iniimbitahan po namin ang mga bata na kung saan ay mayroon po tayong nag-aantay na teacher. Mga bata, asan yung mga bata? Taas kamay. Ayan, inaantay po tayo ng atin pong teacher na si Ma'am Maricel doon po sa first room. Okay po? Okay, inaanyayahan po namin ang ibang kabataan na kung pwede po ay tulungan din po natin ang mga bata na ito kung saan po sila pupunta. Okay? At isa pa po ay meron po tayong parang envelope, transparent envelope. Ito po ay papalibot sa bawat isa. Ito po ay offering na kung saan ay tutulong po sa iba't ibang gawain ng atin pong distrito. At ito po ay kokolektahin habang ang PK ukulele ensembles ay tumutugtog. Happy Sabbath po! Ayan, gising pa po ba? Happy Sabbath! Ayan, ngayon po ay makakapakinig na po tayo ng atin pong PK ukulele ensembles. Okay, ang kanila pong name pala, ay ulitin ko po, silang Three District Ukulele Ensembles. String Ensembles. Hello, hello.
Hello. Ayan. Maraming salamat po sa atin pong napakagandang awit. Agape is the perfect love. At ngayon po ay lahat po ba ay nakapagbasa o kahit napatingin lang po sa atin pong lesson review? Ayan. Maging honest po tayo, sino po yung mga nakapagbasa? Or kahit napakinggan lang po ito sa YouTube. Ayan. Meron po tayong mga iilan. And napakaganda po ng atin pong lesson review ngayon. Ito po ay pagsubok. Sa atin pong pagsubok, nagiging sino po ba tayo? Napagbulay-bulayan po ba natin yon sa atin pong mga sarili? Tayo po ba ay nagiging bitter? Tayo po ba ay mas nagagalak sa problema? Meron po akong kaibigan na talagang nagagalak po siya sa bawat problema na dumarating sa kanya dahil nakikita niya na ang Panginoon ay hindi pala siya pinapabayaan. Ano po, tingnan po natin sa atin po bang paglutas sa atin po mga problema, tayo po ba ay nilulutas ito ng nasa Panginoon o ito po ba ay nilulutas natin ng atin pong gamit ang atin pong emosyon. Ngayon po ay meron po tayong panel discussion. Ayan, pangungunahan po tayo. Wala po. Pangungunahan po tayo sa moderator po natin, si Doc Arman Fabella. At panelist po ni Brother Jun Lumingkit, ni Brother Adam Agaño, and ni Sister Tess Sai. At meron pa po tayong kabataan po dito. Good morning po. God. Una sa lahat, pinupuri kong Panginoon na tayo nagkasama-sama. Ako po ay si Pastor Pabella Armand at professor dito sa AUP. Pakilala mo na yung sarili, sister. Magandang maga po at happy Sabbath. Ako po si Sister Tess. Nagtuturo po ako ng Bible. Ako naman po si Brother Bienvenido Grijalbo ng Puting Kahoy. Ako din po si Brother Jun Lumingkit. Ako naman po si Brother Herman Ilustrisima po. Okay, good. Thank you. Ngayon lang kami nagkasama-sama, pero very unique ang bawat isa amin. At sa kabila ng uniqueness ay may pagkakaisa ang wikang tema. Ngayon, hindi kami nag-uusap kung ano ang bahagi ng bawat isa, kaya kayo nang bahala ng inyong mapili. Pero magkaroon tayo ng free-willing discussion at magtatapos daw ito sa alas 10:45. Kaya meron tayong 40 minutes. Ngayon, ang bawat isa ay magbahagi ng 4 okay, to 5 minutes at ng malawak-lawak ang ating sharing. Una sa lahat, ang ating leksyon ay may kinalaman sa pagpadalisay ng ginto. Paano yung malaman na ang ginto ay dalisay na? Pure. Okay? Ang wika nga sa ating leksyon ay kapag ka nakita na noong tagadalisay, ang kanyang mukha ron ay nagpapakilala na naabot na ang sukdulan ng pagpadalisay, pagpalinis sa ginto. Now, kayo at ako ay ginto ng Panginoon. At marami pang mga karumihan sa aking buhay lamang at sa aking personalidad. Talagang hindi pa ako dalisay. Sapagkat nakikita ko ang aking makahinaan, pagkukulang, pagkakamali at laging nakakasala sa Panginoon. Gayun ba man, ang nagustuhan ko sa Panginoon ay hindi siya, he doesn't give up, hindi siya sumusuko. Patuloy pa rin niyang ako'y dinadalisay at lagi siyang katabi diyan. Na kapag medyo nangihina na ako, ay patuloy pa rin niya akong pinalakas. Bagamat umiinit ang pagsubok at mga iba pang karanasan. Okay? At hanggang sa makita ang kanyang mukha, larawan sa aking buhay, ay hindi siya susuko. Yun ang pangako ng Panginoon sa Pilipos 1:6.
na hindi pa siya tapos sa buhay ko, kaya hanggang hindi niya makita yung kanyang larawan. Ngayon, ang tanong ay, ano ba yung larawan na yun na tinutukoy? Larawan ng Diyos. Na wika nga sa Genesis Ono, okay, 25-26. At paano yon makikita sa ating buhay? Sapagkat bawat siya sa atin, wala pang sakdal. Okay? May kanya-kanyang kahinaan. Ang malungkot lamang, hindi nakikita ng iba ang kanyang kahinaan sa halip ang kahinaan ng kapwa. Kaya ang wika doon sa psychology na yun ang aking itinuturo dito sa EUP, projection na ikaw nga, na, okay, na ibibigay sa kapwa yung hindi niya matanggap sa kanyang sarili. Iyon ang malungkot eh. Pero ang Panginoon lagi nandyan. Okay. Brother John, una ang iyong bahagi. Magandang umaga sa lahat at happy Sabbath. At katulad ng sinasabi ni Pastor, tayong lahat ay nasa proseso pa ng pagdadalisay. Naalala ko nga, Pastor, eh, sa ating lesson, binabanggit dito na ang proseso sa pagdalisay, pag hindi pa puro ang ginto, ibabalik niya uli sa apoy. No? Kapag ibabalik niya sa apoy, ang intensity ng apoy, dagdagan niya, yung init, dagdagan. No? Ano ang layunin? Magiging puro tayong ginto. At lahat po tayo nasa proseso ng pagdadalisay. Kasi alam ninyo, ang karakter kasi, Pastor, madidevelop ito hindi sa kapayapaan at sa katahimikan, hindi sa kapayapaan at kadali ng buhay. Ang karakter madidevelop ito in the midst of severest trials. Kapag maranasan natin ang matinding pagsubok, katulad ng pagsubok ng apoy, ang ginto magiging puro. Ano ang layunin ng Panginoon? Ano ba ang ginto hinalintulad dito? Yung ating karakter magiging katulad sa ating Panginoon. Naalala ko yung paglalang ng Diyos sa atin. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. No? Yun yung pasimula. Nilalang tayo sa larawan at wangis ng Diyos. Pero nasaan ang larawan at wangis ng Diyos sa atin ngayon? Ano itong larawan at wangis? Ito yung kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran. Pero itong kabanalan at katuwiran ng Diyos, nawala ito. No? At ang layunin ng kaligtasan, the purpose, at ang goal ng salvation ayon sa ating person, to be like Him. No? Magiging katuwiran. Magiging katulad niya kapag matutunan natin ang proseso sa kanyang tunawan. No? At maabot natin yan, hindi sa ating sarili, kundi ayon sa proseso ng Diyos. Nagugustuhan ko nga yung sulat niya sa Job. Eh. No? Yung Job nga ay bibigyan niya ako ng lakas. Sabi ni Job, nalalaman ko ang daan na aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, lalabas ako na parang ginto. Okay. Gusto ko munang maging malinaw at simple yung ating leksyon. Dito sa Galatians 5:22-23, kung mayroon kang Biblia, buksan ninyo, nandyan ang larawan ng Diyos. Okay? Una, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang kanyang larawan. What else? Sunod sa pag-ibig? Next to love is joy. Ayun. Kaya ang Panginoon masayahin. Okay? Mayroong dalawang klaseng Adventist. Eh. Mayroong Gladventist, mayroong Sadventist. Yung Sadventist, palalo na pag-araw ng Sabado, napakaseryosong mukha. Okay. Sunod doon ay peace. Yan. Long-suffering, matiisin, mahaba ang pagpapainood. Maamo, gentleness, kabutihan, okay, pananampalataya, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Alam ninyo, paano ito maging dalisay sa buhay natin? Kung walang apoy, apoy ng pagsubok, ay ang mga pagsubok na yun ay una sa loob ng ating tahanan, sa ating mga kapitbahay,
sa ating mga kamanggagawa. Ayan. At maging sa loob ng iglesia. Mayroong tao doon na napakahirap ibigin. Pero hanggat hindi ko maiibig ang taong yon, nakasuklam-suklam ang ugali pati mukha. Hindi maging dalisay sa akin ang pag-ibig ng Diyos. Hanggat may mga tao na wala kang magagawa kundi pagtiisan. Okay. Pero hanggat hindi nade-develop sa akin 100% ang pagtitiis, hindi pa dalisay sa akin. Kaya napakahirap pala. Mabuti na lamang at ang Espiritu Santo ang siya nagbibigay ng iyong bunga. Kung wala Espiritu Santo, naku, matagal ko na sinapak yung mukha ng isang tao na talagang hirap eh. Ganun. Kaya yun ang simpleng paraan. Ganun. Ngayon, si Job, okay? Isang talagang lalaki na wala pa ako sa kalingkingan. Okay, brother, anong part mo dyan? Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat at happy Sabbath. Ang akin pong part ay sa Martes. Pinagatap pong pag-unlad ng ating katangian. Mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, hindi po tayo matatawag na tunay na Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoon kung hindi po umuunlad ang ating mga katangian. So bilang mga kapatid sa ating pong iglesia, ay nais ng Panginoon na makita din po sa atin yung pag-unlad sa atin bilang mga kanyang lingkod. So dito po sa Martes ay binibigay po ng ilustrasyon ito pong katangian nitong 10 virgins. Di ba po alam po natin na meron pong dalawang grupo. Ang unang grupo, ito po yung mga babae, limang babae na meron po silang mga extra na langis na kung saan ay makikita natin na sila po ay handa. At meron pong isang grupo naman na sila po ay pumunta doon sa kasalan na wala po silang dalang langis na sasapat. So habang sila po ay naghihintay, tumagal po yung kanila pong paghihintay. At dumating po sa point, mga kapatid, na naubusan sila ng langis at namatay po yung kanila pong mga ilawan. At itong mga naghanda, nagdala ng kanilang mga extra na langis, sila po ay meron pong nakalaan talaga sa kanilang paghahanda. So ang langis na ito, mga kapatid, ay ito po ang ating pong natanggap na banal na Espiritu na kung saan kung wala po tayong Holy Spirit sa ating pong mga buhay, ay baka po hindi po tayo makatagal sa ating pong paghihintay. Habang tayo po ay dadaan sa proseso na ginagawa sa atin ng ating Panginoon, maaari po tayo po ay mawala sa ating pong pananampalataya. Maaari po tayo ay manghina dahil wala po sa atin yung banal na Espiritu. So habang tayo po ay nag-aantay sa ating Panginoon, ay kailangan natin na meron tayong paghahanda, no? Meron tayong sapat na Holy Spirit sa ating pong buhay upang sa ganun, mga kapatid, tayo po ay makapag-antay sa ating pong Panginoon. At sabi po sa talatang ito, sa 25 verse 9, datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang sa inyo. So itong mga wise na virgin, inutusan nila itong mga walang dalang sapat na langis na bumili muna kayo roon. So tayo, mga kapatid, sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, baka po tayo ay dumating sa point na wala po tayong sapat sa ating pong espiritual na buhay. At baka kailangan po natin muna mag-refill, ngunit wala na pong time dahil tayo po ay nasa last part na po ng ating pong paghahanda dito po sa mundong ito. At darating na po yung ating pong Panginoon, sana po ang bawat isa sa atin ay matagpuan na handa po na salubungin ng ating pong Panginoon. Yun lamang po. Okay. Sa talinghagang iyon, mga dalaga yun eh. Okay? Nanghulugan na nung tanggapin natin ng Panginoon, tayo mga ikang ay
inosente. Okay, wala pang... Pero lahat sila ay naghihintay sa pagdating ng nobyo na ikakasal. Lahat sila ay nakatulog. At ang pagkakaiba lamang, lahat sila ay may langis ng pasimula na kumakatawan sa Espiritu Santo at sa karakter. Sapagkat yung bunga ng Espiritu Santo, yun ang karakter eh. Kung walang Espiritu Santo, walang pag-ibig na tunay, walang kapayapaan, walang kasayahan, okay? Walang kabutihan, walang pagtitiis, walang pagpipigil sa sarili. Kung walang Espiritu Santo. Kaya, yung Espiritu Santo ang puno, yung karakter natin, yun ang bunga. Yun ang langis. Sa pasimula, lahat ng mga dalaga, mayroong ganun. Ang pagsubok ay kung lahat sila ay nag-iihintay at dumating hating gabi. Nahulugan na ang Panginoon darating sa pinakapusikit na kadiliman ng kasaysayan ng salimutan. Sa ngayon, marahil masabi natin alas 11:30 na kung ang pusikit na kadiliman ay alas 12. Kaya, dito masusubok hanggang kailan yung langis ko, yung aking karakter, yung aking koneksyon sa Espiritu Santo, doon masusubok. Mabuti na lang, mga yung lima, mga pantas, mga wise. Okay? Kaya pala ang nagpapawise sa tao ay may reserba. Ang nagpapamangmang, okay, nakukunwari na wise, ay kontento. Ayun. Kontento na sila sa kanilang sarili, kontento na sila sa kanilang pag-ibig, sa kanilang kaamuan, na sa tingin nila ay okay na yon. Kanina sa aking pagbabasa, pag-aaral, napansin ko yung tinatawag na gold-plated. Yung gold-plated ay bahagyan palang tinakpan lamang, binahiran ng ginto. Kaya sa tingin, hindi mo halos malaman kung tunay na ginto o di kaya bahid lang. Ano? Ay sa loob pala ng iglesia, hindi natin malaman kung sino ang, may, ang tunay na ginto na naroon sa kanya, puspos na Espiritu Santo, at kung sinong hindi. Sapagkat mukhang ginto eh. Ano? Malay mo kung pastor pa, tulad ko, yung pala banal-banalan, peke, yun. Okay? Yung pala ay, anong tawag yung nagpapakita ng tao? Yun ang problema. Hindi mo malaman. Kaya harinawa na huwag tayong maghusgahan. Sapagat din natin mabasa. Kahit psychologist, di rin mabasa yung isip eh. Lalo na yung buhay ng tao. Kaya, ang tunay na malaman kung peke na ginto, okay, at tunay ay yung apoy. Doon lang malalaman eh. Kaya pagka nasubok ang taong yun at napikon at natisod, hindi na dumalo sa PK o sa pandemic, aywan ko, saan na dadalo, maaaring magbabakasyon na. Okay? Ay doon malalaman sapagkat hindi niya natiis. Hindi walang pagtitiis. Oh. Nakarinig lamang na marites. Nagtampo na. Nasaktan. Ayaw ko na. Bakit ganyan pala mga sabadista? Oh. Ay yung pala ikuan yun. Maaring ginto na naghihintay lamang ng tamang panahon kung kailan sa dalisayan ng Diyos. Uli kaya maaring yung tawag ito, yung bang binahiran lamang gold-plated, di natin malaman sapagkat halos parehas eh. Well, anyway, yun ang naisip ko kanina abang ako naghanda. Brother Gonzales, ano ba? Ako po ay naninirahan sa Camarines Norte. At sa Camarines Norte, ito ay land of gold. Katunayan, ako po ay natutong
kumuha ng gold sa ilalim ng lupa. Oh. Merong dalawang lugar. Yung isa ay 24 carats sa parte ng Nalisbitan. Doon naman sa isa ay Paracali, 17 carats. Dito po ay, bagamat 24 carats, kinakailangan ma-purify dito. Pero may dalawang, may nakita akong isang pangyayari na hindi dapat tularan. Yun pong nakakuha ng ginto, para mapamahal yung kanyang ginto, ang ginagawa niya, kukuha siya ng 5 pesos na yun ay may kasamang bronze. Tinutunaw niya ito, hahaluan niya ng bronze para mahal yung kanyang ginto. Hindi alam nung namimili na yung kanyang bibilihin ay peke. Ito namang matapat ay talagang ang gagawin niya, susunugin niya yon para ma-purify. Kaya dalawang tao po iyan. Sa buhay po natin, may dalawang tao. Isang matalino at isang mangmang. Sabi nga ni Apostol Pablo, merong dayami, merong mamahaling bato, merong ginto. Kapag ito'y nasunog, alam na po natin kung alin dito yung masusunog. Siyempre, unang-unang masusunog, dayami. Tinanggap ang Panginoon ng buong kasiglahan, subalit hindi tumatagal, siya ay nasunog. At ang tumatagal dito ay ang ginto. Sa buhay po natin ngayon, dito na malalaman kung alin ang tunay na ginto. Sapagkat tayo po ay susubukin ng mga pagsubok. At darating po sa panahon na ito yung panahon natin na nakikita natin na talagang tayo sinusubok. Maging sa pamilya, sa kapitbahay, sa church member, yun po ang naging nangyari. Kaya nga po ang sabi rito, ang matatalino, ang sabi po rito ay hindi matigas ang ulo. Kung ano man ang sinabi ng ating Panginoon, ating sinusunod. At kinakailangan bilang matalino, yung ating karakter. Kasi bago tayo dalhin sa langit, ang sabi ng Panginoon, mangag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ano yung kayamanan na yon? Ang kayamanan na yon na hinihiling ng Panginoon ay kung ano yung karakter na ipinakita ng ating Panginoong Hesus para makita natin yung kanyang mukha, makikita din yung mukha ni Kristo sa pamamagitan natin. Kaya nga po ang pinakamahalaga, kung dumating man ang pagsubok, nakasisiguro tayo na tayo'y wise sapagkat ang ginaya natin yung karakter ni Jesus. Paano natin makukuha yon? Sa pamamagitan po ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Kung tayo makatatagal, nakasisiguro po tayo na tayo'y sinubok sa pamamagitan ng apoy ng ating pananampalataya. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng maging dalisay isang tao o maging banal kung walang pagsubok, walang pag-uusig. Pag wala pong pagsubok at walang pag-uusig, ito po ay wala tayong pagtatagumpayan, hindi natin masasiguro na tayo talaga ay ano. Kasi ang sabi po roon, yung Holy Spirit ay ito'y karakter ni Jesus na namunananaan sa bawat isa sa atin. Amen. Sister Tess, inyo. Magandang maga po muli, Kubo Church po. Ang ating pong topic ay Seeing the Goldsmith's Face. Ang Thursday po, Character and Community. So napag-usapan po natin yung mga pag-uugali. Saan natin yan makikita? Paano natin yan makukuha? Lalo na yung karakter ng ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin ha, rebellion began with an individual. Alam natin yan, si Lucifer yan. Okay? Meron na siyang sariling community sa langit. Pero, ang sabi, ang karakter niya, hindi siya nagpa-submit. Yung ating topic, submission. John 15, if you are connected in the vine, by beholding, we become changed, mga kapatid. So, ang aking pong itatopic dito ay nasa mga gawa, Acts 11, babasahin ko po mabilis, verses 25 through 30. Ito po ay yung account na pagkatapos po nilang batuhin si Stephen.
Okay, kaya yung gospel napunta po sa mga hentil, narinig ng mga hentil. Ito po ang sabi, sapagkat siya'y lalaking mabuti, ang tinutukol po dito si Bernabe, si Barnabas, at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon. At siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin si Saul. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinila siya sa Antioquia. At nangyari na isa-isang taon, sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad, pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Pagkatapos po nun, ng mga araw na yon, lumusong sa Antioquia yung mga propetang galing sa Jerusalem. Bakit? Kasi marami po silang narinig, mayroong pagpupulong doon, ang tawag sa kanila, mga Kristiyano. Yan, pinag-uusapan po natin, karakter at saka community, mga kapatid. Sabi po dito, at nagtindig ang isang propeta sa kanila, nagngangalang Agabo, at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng kagutom ng malaki sa buong sanlibutan na nangyayari ng mga kaarawan ni Claudius Caesar. At ang mga alagad, ayon sa kanya, sa bawat isa na nagpapasyang magdala ng saklolo sa mga kapatid, ay nanganahan sa Judea na siya nga nilang ginawa at ipinada nila sa matatanda sa pamamagitan sa mga kamay ni Bernabe at ni Saul. Nakita niyo mga kapatid yung pagtutulungan, pagkakaisa. Dahil merong mga Kristiyano doon, ano sabi? Lahat yung sinasabi ni Pastor na mga talent sa Ephesians, ang iba tagapagturo, iba pastor, lahat po sila ay nagkaroon ng oneness. Ito po yung sinasabing, till we all come to the maturity or to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ito po yung sinasabing maturity, oneness in Christ. Kahit unique sila, kagaya ng topic natin, nagkakaisa po sila mga kapatid. At tatandaan po natin, yun pong salvation, sabi po dito, or character, is not transferable. Kahit po, nandito po tayo lahat, kaya tayo may fellowship eh. Meron tayong AY, may potluck tayo, kasi nakakatulang po yan para magkaisa po tayo, magpalakasan tayo, nagkakakilala tayo. Tapos yung iba, yung problema ko, problema po rin pala nung isa, nakakapagturo sa bawat isa, nakakapagpalakas. So ito po yung sinasabi na palakasan po tayo dito sa ating character. Sabi, character builds community. At sa huling salita ko po, naalala niyo po si Stephen mga kapatid. Si Stephen, by beholding, he become changed. Naging gaya siya ni Christ. Bakit? Kasi nung binato siya, ano sabi niya? Panginoon, do not lay charge. Do not lay discharge against them. Huwag niyo po, patawarin mo po sila. Naging kagaya siya ni Kristo. Kaya sabi nga sa Bible, di ba? Ang mukha niya parang anghel, pero binato pa rin siya. Pero sa puso niya, mga kapatid, ang pinaka-importante sa kanya ay yung karakter ng Diyos. Sapagkat yan yung magdadala sa kanya para makasama niya ang kanyang tagapagligtas. Amen. Okay, meron pa tayong 15 minutos. Free willing na ito, ha? Gusto ko maging practical. Una, nilalang tayo ng Panginoon sa kanyang larawan, wangis. Hanggat hindi nakikita ng Panginoon ang kanyang wangis sa kanyang bayan ng wika ni Ellen White, na kumakatawan sa paging hinog ang palay sa kasakdalan, ay hindi darating ang pag-aani, ang ikalawang pagparito ng Panginoon. Kaya kailangan ibuhos ang Espiritu Santo sa huling ulan at nang maging hinog, yun ang magpapahinog. Ang problema, ito na ngayon, tayong lahat mga Adventista, naghihintay sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Okay? Habang tayo naghihintay ay nakakatulog. Okay lang yung matulog eh. Basta't may reserbang langis. Okay. Ngayon, yung huling bahagi, Sister Tess, ay wika doon community. Ang tinutukoy na komunidad, hindi lamang yung ating sambahayan, kundi yung iglesia. Ating iglesia ay
ang simbolo noon ay yung katawan ni Kristo. Na bawat isa sa atin ay parte, bahagi ng katawan. Ang iba sa atin na ilong, mata, tainga, kanya ibang bahagi. Ano kaya kung yung dila, ang wika, sa kanya dila siya eh. Pero nagkakalat, ang ganda ng iyong motibo sa pagganap mo ng tungkulin sa loob ng iglesia, binibigyan na ibang kulay. Ayun. Eh, anong sa naman, masakit ni magsalita. O, di kaya gumagawa ng mahalay. Okay, nagtiwala ka, nangako. Binintahan mo ng lote. Eh, komo Adventista. Nagbigay ng kalahati at i-installment na lang. Pero wala nang installment, Brother John. Okay. Lumipas na mga buwan, ilang taon, ay magbayad eh. Eh, nagpatayo na ng bahay doon. Nagtiwala ka, Adventista yun eh. Oh. Eh, gusto mo rin maging dalisan, ginto ng iyong karakter, na karakter ng Panginoon. Anong gagawin mo? Abay, minsan nasabi ko sa okay, sa isa kong membro ng pamilya, mahirap magtiwala sa karpenterong Adventista. Tingnan mong ginawa sa bahay natin. Oh. Kaya napakamot na lang ko ng ulo. Pero wala akong magawa. Gusto ko pa rin magiging ginintuan ng aking buhay, ng aking karakter. Ay, yan ay kabilang sa komunidad. Sumakit ang iyong ulo. Abay, anong gagawin mo sa ulo mo? Iuntog sa bat, sa pader. Hindi naman. Hanggang sa ikangay ang sakit na yun, ng buong katawan. Okay? Ano? Sakit ng kalingkingan. Ayun. Ayun ang nangyari sa loob ng iglesia. Anong sekreto ninyo? Tulungan niyo ako. Kahit ako'y pastor, psychologist. Anong sekreto ninyo upang maging dalisay ang ginto na yun, yung karakter natin, yung pag-ibig na wala kang kamumuian at kahit na ikangay, anong ginagawa ng tao? Pagtitiis mo pa rin, maging maamo ka pa rin, pero talagang nakakamot ka tuloy ng ulo. Ang tanong ay paano? Practical tayo. Sa loob ng simbahan, maging sa puting kahoy o doon sa pandemic. Abay, bawat isa doon, ginto. Pero di malaman kung ginto na tunay o di kaya ay, ano tawag yun? Gold-plated. Ang Diyos nakakalam. Kaya ang tanong ko, paano? May mga karanasan po kami sa iglesia. Hindi puting kahoy, sa ibang lugar. Siya po ay masigla. Talagang marami mga kapatid ang nabibiyayaan sa kanyang pagganap ng tungkulin sa iglesia. Pero dumating po ang panahon ng pandemic. Ni isa sa pamilya wala nang nagsisimba. Hindi ko alam, siguro ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para piliin. Ang Panginoon po ay darating anuman ang uri ng ating ugali. Hindi po yan mapipigilan. Kaya nga po ang karakter natin, kung sakaling may nakita tayong isang bagay na mali sa iba, ang importante yung sarili natin sapagkat hindi po natin pwedeng ipahingi yung langis. Yung langis ay banal na espiritu, tayo po ang mag-iipon noon. Ngayon, kung dumating ang panahon ng pusikit na kadilim, ibig sabihin, yung karakter, nalilito na tayo, sino ba yung banal? Sino yung makakasama ko? Kapag kakumpleto po tayo ng langis, hindi po tayo mag-aalinlangan sapagkat ang may liwanag ay ikaw at ang Panginoon. Hindi po tayo babalita ng, hindi tayo mababalita ng kadiliman sapagkat tayo nag-ipon ng liwanag para sa ating sarili. Amen. Ito yan. Brother John. Ang tanong ni Pastor, paano? Ay, mahirap. Paano? Mahirap, no? Nice ko na sa inyo ibahagi yung 1 Peter 1:6, no? Sabi dito hanggang 7.
at ito ang inyong totoong ikagagalak. Bagamat kayo'y sandaling panahon kung kailangan, pinatlumbay kayo sa muling pagsubok. No, mapapansin ninyo. So kung tayong mga Kristiyano, expected na natin ito. Na muling pagsubok, maranasan natin ito. Tayong nalulumbay, di ba? Sa 7, no? Upang ang pagsubok ng inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, masusumpungan sa ikapupuri at sa ikaluwalhati, sa ikararangal, pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, normal ito mga kapatid na maranasan natin itong pagsubok. No? I-expect na natin, kagaya ni Job. No? Pero sabi ni Job, bibigyan ako ng lakas sa kabila ng pagsubok. Pararaanin kanya sa apoy pero hindi kanya iiwanan. Katulad ng tatlong kaibigan ni Daniel, inalis ba ng Panginoon ang pagsubok sa kanila? Pinahintulot ng Panginoon. Pero ito yung assurance na binibigay ng Panginoon, sasamahan kanya, Pastor, sa pagsubok. Bibigyan kanya ng lakas na mapanagumpayan mo ito. So, ang tanong kanina, paano hintayin mo ang lakas na ibibigay sa iyo ng Panginoon? Kasi susubukin tayo sa apoy, ngunit pagkatapos tayong masusubukan, ay sa ikaluwalhati ng Panginoon sa kanyang pagpaparito. Amen. Magiging karapat dapat tayo. Okay. 1 minute. Sige. Sister Tess, kung ano mga secrets ninyo na ikangay sa mga pagsubok nito? Sabi po sa John 15:5, without me, you cannot do nothing. Amen. Huwag po natin kakalimutan kasi prinsipyo yan. So hindi sa lakas natin. Kung wala si Jesus, hindi natin makakaya ang mga ito, mga kapatid. Nais ko pong iwan sa inyo yung magandang illustration ng sin versus son. S-I-N-S-O-N. Mapapansin nyo, yung nasa S-I-N, ang nasa gitna nun ay. Yan po si Lucifer, ay. Puro ako, ay. Napakatayog nung ay. Pero yung S-O-N, nakita po nyo, naka-circle siya. Humility, nagbabow down siya sa every will ng kanyang ama. Ang secret po niyang humility. Accepting what is the will of God unto you. Kahit ayaw mo. Alimbawa, meron kang ipinapanalangin, kapitbahay mo, crush mo. Matagal mo ng crush yun eh. Pero hindi binibigay ni Lord. Malay mo, merong iba talaga na nakalaan para sa iyo. Pinakamahalaga po, submitting yourself to the will of God. Kaya nga si Jesus, di ba? Let this cup pass on me. Pero ang sabi niya, but nevertheless, not my will, but your will be done. Nandun po yung tunay na pananagumpay. At yung huling text po, Proverbs 11:30. Sabi po dito, Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life. He that wins the soul is wise. So kahit sinasabi ni Pastor, ang hirap mahalin, ang hirap pakisamahan, our approach should be redemptive, not destructive, mga kapatid. Kasi sabi, yung makakapanalo ng kaluluwa, yan ang aking pagpapalain at tatawagin kong wise, mga kapatid. Kaya, hindi po mahirap. Lagi lang po, sabi nga, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengthens me, mga kapatid. Amen. Yun po ang ating sekreto. Amen. Okay, last one. Yan, so bilang po sa isang iglesia, hindi po talaga maiwasan na meron po talagang mga defect, di ba? Lahat ng iglesia meron po nito. Ang nakikita ko lang pong solusyon ay pag-ibig lang po talaga sa ating Diyos. Pag-ibig. Kasi kung wala po ang pag-ibig ng ating Diyos, napakahirap po magpatawad sa isang kapatid sa ating pong kasama sa iglesia dahil wala yung ating pag-ibig sa Diyos. So kailangan po nating unahin yung ating pong relasyon sa ating Panginoon. Pag meron po tayong intimate relationship sa ating Panginoon, yung bunga ng Holy Spirit ay madali po nating madali pong makita sa ating buhay kasi nariyan po si Kristo sa ating buhay. Noong nagtanong po yung isang apostol sa Panginoon kung ilang beses ay magpapatawad siya sa kanyang kapwa, di ba po, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Sabi ng Panginoon, ilan nga po? 70 times? 70 times 7. 7. Ganun din po tayo, mga kapatid. Kailangan po nating adamihan yung ating pasensya, yung ating pagpapatawad
Kasi po, maging yan po ay makasalanan, maging yan po ay yung sabi nga na siya man po ay may depekto sa kanyang bibig, siya man po ay may depekto sa kanyang kamay, which is yung kanyang gawa. Mga kapatid, mahal pa rin po siya ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ay namatay para po sa ating lahat. Ano man po yung ating pong kalagayan sa buhay, ano man po yung ating pong karakter meron tayo, mahal po tayo ng ating Diyos. Kaya wala po tayong karapatan na ating pong hatulan yung ating kapwa na siya ay nakagawa ng ganito at atin na po siyang ginudge according sa kanya pong ginawa. Ang pag-ibig po lamang ng Diyos ang siyang dapat po nating unahin para po magawa po natin yung ating pong tungkulin bilang mga anak ng ating Diyos. Amen. Let me sum this in three secrets. Secret number one, ang wika nga ni San Pablo doon sa Roma 12:2, okay? Na ang pagbabago natin ay sa pamamagitan ng isip. At yun din ang wika ni Solomon sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong pag-iisip. Kaya unang pag-iisip, sino ako? Ako ay ginawa sa larawan ng Diyos. Kaya yun ang aking paniniwala. At gusto ng Panginoon na ako ay maging dalisay o upang maging dalisay, susubukin niya ako. At habang sinusubok niya ako, ay nakakapit ko sa Panginoon. Wika nga nila, kung wala ko, wala kayong magagawa. Wika ng Panginoon. Kaya kakapit doon. Ano man mangyari, kahit na ikaw pinagsasamantalahan, niluloko ka ng iyong kapwa, Panginoon. Ang wika ninyo, inyong ganti, kayo na pong bahala sa kanya, hindi ako gaganti. Patatawarin ko siya, kahit hindi siya humihingi ng tawad. Ikalawang sekreto dito, ay laging tingnan ang larawan ng Panginoon, wika ni San Pablo, 2 Corinto 3:18. Yung kanyang pagtitiis, titingnan ko yon. At ang wika doon, habang nakatingin tayo sa kanya, ay unti-unti tayong mawabago sa gayunding larawan. Huwag yung kahinaan ng ating kapwa, huwag natin, ang titingnan natin. Ang Panginoon, wala nang iba. At pangatlo, huli, Pilipos 4:8, okay? Bawat kapatid, kahit na anong paman ang kanyang ugali, mayroon pa rin siyang kabutihan. Kaya, sa katapos-tapusan, ang iisipin ko lamang ay yung kagandahan niya, kabutihan niya, mabuting ulat, lahat ng sinasabi ni San Pablo doon sa Pilipos 4:8. Kaya, mga kapatid, yun ang sekreto sa tulong ng Diyos na aking sinasakabuhayan at inuunawa ko na lang siya, lalo na at ako'y nagtuturo ng psychology. Maging halimbawa ko, wala akong control sa pag-iisip niya at dapat lamang sa tulong ng Diyos, pakikilaman ko lamang ang aking buhay na maging buhay o kalarawan ng Panginoon Jesus. Pagpalain ito ng Panginoon. Thank you very much. Then yung apat. Para po sa ating closing song, kantahin po natin ulit ang ating theme song, The Power of One. Tayo pong lahat ay tumayo. One star guides a wise man, one voice reaches the heart.
Christ is coming soon. Be steadfast and strong. Let's proclaim His grace together as one. One in voice, one in faith, one in hope, one in love, one in Jesus' name, the power of one. One Son gave up His life, one cross redeemed the lost, one life was offered at Calvary, one love binds us all, one faith to live in shame, one hope we'll proclaim. Christ is coming soon, be steadfast and strong. Let's proclaim His grace together as one. One in voice, one in faith, one in hope, one in love, one in Jesus' name, the power of one. We are one, we are one, we are one, the power of one. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na sa mga langit mayari na aming buhay, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay nakapagbulay-bulay uli ng inyong banal na salita. Napatuloy ito ay matatak sa aming puso at isipan. Magamit namin ito, Panginoon, sa aming pangaraw-araw na gawain. Nawa po ang aming mga sarili ay maging katulad ni Stephen. Napatuloy na ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagpapala ng buhay ang patuloy naming iisipin sapagkat kami ay tao lamang dito sa lupa, pansamantala. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, palakasin pa ang aming mga sarili sa pamagitan ng Banal na Espiritu at inyong piniling anghel na makasama namin sa araw-araw sa lahat ng aming mga gawa, sa aming mga kilos at pag-iisip. Nawa po, Panginoon, ang inyong pagpapala ng langit na makamit namin sa lahat ng oras sa umagang ito, Panginoon, sa aming programa. At patuloy kaming pagpalain sapagkat ang aming mga sarili ay puno ng kasalanan, kaya kami linisin, Panginoon, sa umagang ito hanggang matapos sa aming programa at habang kami nag-antay sa inyong muling pagbalik. Yan po ang hiling sa pangalan ni Jesus. Happy Sabbath po sa lahat, mga minamahal na mga kapatid. Good morning, Church. Tayo po ngayon ay pinagpala muli ng Panginoon at tayo ay sama-sama sa ating pagsamba sa Kanyang banal na pangalan. Narito po tayo sa dalawang kadahilanan, mga minamahal, upang atin lamang luwalhatiin, purihin ang ating Panginoon sa pagsambang ito. At pangalawa ay ipagpatuloy ang ating District Fellowship sa pagkakaisa, bagamat tayo po ay iba't iba ang pinagmula na pamilya, iglesia, at atin pong ipinasya na tayo ngayon ay patuloy na mapabanal ng Panginoon. Nawa tayo'y sama-samang mabusog sa nakahandang espiritual na pagkain at sa salo-salo, mga kapatid, sa maghapong ito sa ating pagsamba. Kaya nga tayo po ay pagkakalooban ng ilang mga anunsyo, pahiwatig sa tanghaling ito. Bilang inyong district pastor, ang lahat po ay wine-welcome. Ang ating buong district, narito po ating pinasasalamatan ang ating mga kamanggagawa at mga kapatid na galing sa AMCM, mga minamahal.
Pwede po bang tumayo ang ating mga doctors, workers, and staff, the brethren from AMCM, hindi po Ma'am C, ano po? Pero yun po, doon din galing sila sa area, sa Manila, sa atin pong pagamutan. Ang AMCM po ay Adventist Medical Center, Manila. Naroon po sa likod at narito po sa kalagitnaan ng iba, pwede pong tumayo, Dr. Bartolome at ang mga kasamahang doctors natin. Sa gitna po, yung mga workers, yung narito po na mga relatives and family ng ating pong God's Messenger sa tanghaling ito, welcome po. Purihin ang Panginoon. Okay, ang atin pong AUPA Academy. Nandito po bang ilang mga guru natin, professors? Yung sa pangangasiwa ni Pastor and Sir Perdido. Nasa po si Sir Perdido. Ang kanyang family, kasama po natin dyan, nakita ko kanina. Maraming salamat po sa kapahintulutan ng ating AUP administrators. Ano po? Mula kay Dr. Rosario. At siya, mga minamahal, ay tumawag sa akin kanina at bumabati. Subalit meron pong isang announcement din sa ating lahat. Ang ating presidente ay tumawag. Ang sabi, Pastor, kayo po ba ang coordinator, Pastor, ng ating fellowship sa gym? Ang sabi, pinapaalam niya po na meron pong isang grupo after kasi ng medical mission sa ministry ng ating taga AMCM mamaya, by 6 o'clock ay kung hindi po tayo dito magpapatuloy ng ating social gathering until 9:30, ay sabi, Pastor, huwag kayong mag-alala. Merong mas malaki. Kaya doble po nitong gym na ito dito sa University Gym sa tapat ng PIC. Pag hindi po tayo dito natuloy, mga minamahal, mga kabataan at mga kapatid, sa kabila po tayo po-proceed. Ano po? Doon sa social gathering. Pero yung medical mission ng ating mga doctors at lahat tayo dito at yung mga taga-community ng Puting Kahoy darating ay dito po ang naisasagawa. Ang AUP leadership, ating pong pinasasalamatan. Ano po? Maging sa pangasiwa ni Ma'am Ardel Sarmiento. Juniors, ang ating ushers, usherettes, ang atin pong pandemic, nasaan po mga taga-pandemic church? Pwede pong tumayo. Kaway-kaway naman dyan, mga kapatid. Samantalang tayo patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Salamat po sa inyong support. Ang atin pong Kubo side, leadership, ni na Brother Bobby, Sister Tess, yung kasama pong nagturo, nag-lead sa lesson, si Sister Tess. Nasaan po ang Kubo side? Taga-heritage. Maraming salamat po. Purihin natin ang Panginoon. Mga taga-PK, Puting Kahoy. Pwede pong tumayo. Okay. Sa medical mission, atin pong kinikilala ang mental health. Okay, may mental health promotion tayo. Ito ay twice, every Sabbath, twice a week. Yun pong nakarating sa aking pagkaunawa. At dito yan sinasagawa sa Puting Kahoy sa ating barangay. Meron po bang mga workers ng medical mental health dito sa ating pinopromote na ito? Nasaan si Sister Matira? Ang meron pong mga sobre po dyan. Yung tithes and offering ay marami sa ating table. Pakibigyan po ng ating mga kabataan ang maging ang mga panauhin natin. Kasi yan po ay lifestyle na po natin bilang God's steward, mga kapatid. Ano po? Lahat tayo ay miyembro ng Cavite Mission o kung saang mission po yung ibang bisita ay sila ay gumagamit din po ng mga tithes and offering. Ang atin pong mga missionaries ay atin pong pinasasalamatan. Nariyan din po. Makakatanggap po kayo o tumanggap po kayo ng ganito, atin pong lagyan, ano po, para sa Panginoon at para sa gawain ng ating Panginoon. Atin pong pinasasalamatan ng lahat. Pwede po bang tumayo ang dalawang
dumalaw dito at babalik sila bukas. Sila po ay 15 from 1,000 Missionary Movement. Ano po? Si Sister... Saan na sila na? Brother... Si Sister Josian Romagos. Justin, Brother Justin, at ang ating Sister Lodo. At atin po silang pasalamatan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. At amin po kayong iyahatid sa Barangay Hukay. Maging bukas ang ating mga missionaries. Salamat po sapagkat kayo'y gagamitin ng Panginoon sa pangangaral ng Ebanghelyo sa loob ng 2 linggo, mga kapatid. Let us pray together for them, mga minamahal. Nawa ito'y magbunga ng maraming kaluluwa sa malapit na pagdating ng ating Panginoon. Mga kapatid, atin pong ina-announce din sa tanghaling ito sa ating pagsamba, ang ating women's, mga minamahal, marami pong activities ang ating mga kababaihan. You are inviting all of you to attend the Mental Health Seminar in Puting Kahoy Church on August 5, September 3, 2022. Every Friday night and Sabbath afternoon, mga kapatid. And let us watch this short video promotion. Nakahanda na po ba? At ito po ang ating women's na pinangasiwaan ni Sister Irene. Kaya nga ito po ay open for Adventist and non-Adventist friends. Certification will be granted with handouts. Handouts. So, atin pong idalangin at mag-join po tayo lahat ng kababaihan. Bisita man kayo, taga pandemic man, taga heritage, sa Puting Kahoy ay very active ang atin pong women's. Maraming gawain. At tayo po ay